Ikalabimpito ng Setyembre, 2020, karagdagan sa PR-106-2020 na ilathala noong ikalabing-anim ng Setyembre, 2020, ipinaalam ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh sa Filipino community ang mga sumusunod na pinakamabagong patnubay sa paglalakbay mula at patungo sa kaharian ng Saudi Arabia. Una, kinakailangan may valid visa, exit and re-entry, work permit, ikama, resident permit o visit ang mga manlalakbay. Ikalawa, habang nagpapareserba ng flight schedule, kinakailangan ipagbigay alam kaagad ng mga manlalakbay ang kanilang kalagayang pangkalusugan lalo na kung sila ay may sintomas ng coronavirus infection. Ikatlo, kinakailangan magpakita ang mga manlalakbay ng negatibong resulta sa pagsusuring polymerase chain reaction o yung PCR na isinasagawa sa isang subok at aprobadong pasilidad at hindi lalampas sa 48 oras bago ang takdang pagdating sa kaharian. Ikaapat, ang mga manlalakbay ay sasailalim sa home quarantine pagdating nila sa kaharian. Ang naaayong tagal ng home quarantine ay tutukuyin ng Saudi Ministry of Health. Ikalima, kinakailangan mag-download at gamitin ng mga manlalakbay ang Tetaman at Tawakal na application. Ika-anim, hindi papayagang maglakbay ang mga taong nagtatala ng temperaturang hihigit sa 38 antas sentigrado o yung 38 degree Celsius. Ikapito, kinakailangan magsuot ng takip sa mukha at guwantes habang nasa eroplano at hanggang makalabas ng paliparan. Ikawalo, isang bagahe lamang ang maaaring bitbitin ng bawat manlalakbay sa loob ng eroplano. Nais muling bigyan diin ng embahada na ang mga Pilipinong nagnanais maglakbay patungong Saudi Arabia ay kinakailangan ding sumunod sa mga alituntunin ng pamahalaan ng Pilipinas sa pagdadala ng mga manggagawa sa ibayong dagat at sa iba pang uri ng paglalakbay.